record pagka masasone out ulit. Tama. Yung kanyang... Kapag may Matilda, mga Matilda, kapag nagalit si Rene J. Pag nagalit. Ang isang Rene J, totoo nga. Pero mahirap yun na kahit mag-assassin siya, kung hindi effective yung kasama niya sa mid. Yep. Yes. Silang tatlo yung maiipit. So masasabi ba nating independent yung mid lane na si Rosa sa performance ng kanyang jungler or regardless kung ano mangyari? Depende sa katapat niya. Depende talaga sa katapat niya. Kasi siya kanina eh. Mahirap eh, pag nakuha ni Yui yung kanyang mga comfort picks. So ngayon, interesting kasi red side na ang blacklist. Ano ka? Binanout kagad si Hitman. Okay, okay. Pwedeng mangyari dito kapag di binan ng blacklist ni National yung Lilia. Makuha na Lilia for 5 blocks. Tapos blacklist would still go for the utility junglers. Maybe the backship was Claude. Tapos makuha yung Tirizla. Ah, sorry. Yung Tigreal from 5 blocks. Yun yung natitelegraph with the Digiban. And may Guinevere din, by the way. Pero most likely matatanggal yan. Unless talagang palulus din ang blacklist kasi ngayon, 5 blocks mamimili sila. Anong kukunin mo? Guinevere or Lilia? O Rehash? Ito, Rehash. Rehash, Rehash. Minalas sila na karami. Wag mo lang gagawin ang pinagbabaw na technique. Pindutin mo muna. Yan, pinipindut yan. Wag mo lang gagawin ang pinagbabaw na technique. Cyclops. Saber, Cyclops. Pwede na, pwede na. O, yan, sa Renmar. Meron pa, meron pa. May gusto mo yung headband mo, Renmar, by the way. Ayan yung Lilia. Ako po. Okay, Lilia. Wait, okay. Claude, Arlo, Baksha. Uy, nakuha na niya yung sana haul! Yan ba yung Angela? Congratulations! Nakita ng buong Pilipinas na meron kang Harubi! Mecha Maiden. May lumabas pang damage na yung ganun kasakit yung naging damage sa mga hindi pa nakakakuha. Naramdaman namin lahat yung kayamanan. Pero gawin yung backstraft natin, no? Merong Arlott, merong Claude, may Baksha for Sinsui, may Akai din. Tansya ko, mas okay ako kay Sensui. Yung performance siya last night. Twin talaga. Oh! Pwede, pwede. Kaso may Tigreal. Anong pang tatapat kay Tigreal? Kung kunwari, anong kukuhanin ni Rene J pagka ganun? Feeling ko kailangan nila ng ano. Kailangan nila Matilda. Yung choke kasi hindi gani. Mino. Ang daling... Actually, pwede rin yung Minotaur. Bardagulang kayo sa ano. Pagandaan ng set na lang eh. Sakto, nagdadabog yun, di ba? Pag nagalit talaga si Rene J, magdadabog yan. Tingin ni Tigreal, baka kunin yung Claude. Baka kunin yung Claude on Sunshine. Or Jungle muna. Or pwede rin Jungle muna, Martis. Baksha. Martis, Baksha. Feeling ko mas effective for them yung ano, Martis. Martis. Kasi yung Baksha, ang daling labanan kapag Fredrin. Ang daling tapatan kapag may Fredrin na and Terizla kasi may penalty zone lang nila yung Baksha. Iipiti lang nila, mapaforce yung Tortoise Poisons. Tapos magdi-disengage lang ni Blacklist na National. Nakakabatod yung ganong scenario. Pero, ETX siya. Okay. Pwedeng actually mag-clot na si OFD. Kukombo. Gusto ko combo ng Fireflux dito. Implosion. Tapos yung full barrage. Ayan ni Valentina. Valentina. Pwede pa, pwede pa. Kasi Claude, Valentina lang yung magandang pick dito for Blacklist. Inuna nila yung hero ni Yue kasi baka maban. Now, even if maban yung Claude, meron pa namang Bruno. Meron dami pa namang pa. Brody. Brody pa. Meron pa namang, Beatrix actually, yung Filipino sniper. Yun yung kinagandahan niya kasi dalawa yung pang set up play ng Blacklist. Meron ka na ng Implosion, meron ka pang penalty zone. Yep. Ay, oo. Pwede kopyahin. Tapos pwede pang i-force agad muna yung Black Shoes ng isang Lilia. Yeah. Pero ang kinagandahan dito, no, again, nakuha na nila yung Valentina for Yue. Pwede niyang kunin yung Black Shoes, tapos siya mismo mang zone dito kaila Tigreal pati na rin kay Ixia kasi medyo rate boss talaga sa Valentina kapag may hawak na Black Shoes. So it's all gonna depend on what Blacklist doesn't want to deal with. Pwedeng tanggalin yung Martis dito. Pwede rin tanggalin yung Arlott knowing na meron silang Teresa. Pero Baksha, again, utility jungle. Pero yun ay Claude ban. Probably Claude plus Bruno. Martis kaya last ban ng Black. 5-man ban kay TNZ. Pwede. Grabe the respect. Kanina ba natin binabanggit yung Martis, so I feel like if re-respetuin ang Blacklist, it could be banned out. Pero baka palaro nila kasi ayaw nila mabigla. Actually. Parang dun nung lumabas yung Leomore, di ba? Hindi nila in-expect kasi parang inano nila agad yung mga heroes ni TNC, nilimit daw nila. Paano kung meron pa pala aside from Leomore? So magandang point yun. Kasi ang mga pambigla dito yung dirot na ginawa ni Kyrie laban sa Blacklist International. So pwede rin namang laruin yun ng TNC. Master strategist to si Minnie. So mas okay na mas kilala mo yung kalaban mo, no? Kesa hindi mo malalaman or mabigla ka nga. Pero eto na, export. Research. Lalim ito. Oo. Para kay, ano ah, alien ngayon. Nakikita naman natin ngayon.
yung mga fans, masayang-masaya dahil we are up 1-0 up against a familiar foe na tumalo sa atin ng group stage. Nag-sweep pala sa atin ng group stage. And final ban na para sa Fireflux. Would they respect a Rome or would they respect a Gold Lane? Matilda ban? Oh, well, kanina pa rin nakaban yung Matilda. Novaria, Angela, Minotaur. Minotaur actually pinakamagandang ban dito for Fireflux. What if mag-Lolita si Rene Jane? Para dun sa Aisha, no? Pwede. No, parang... Uy, pinalaro yung ano, ha? Pinalaro yung Bruno. Oh, yung... Oo nga, no? Kasi Iksha din eh. Medyo wala nang pakilam sa sanctuary sa matchup na yun. Kaso, oh, heaven ha. Iba na. Nang first, kanina nga, Kari versus Bruno nang eh. Nang sa solo kill to ng what Bruno. If, what if mag-harit si Oheb? Sa gold, no? Ayan na. What if lang? What if mag-harit si Oheb dito? Oo nga, parang feeling ko na-miss na rin ng mga tao na makita na, di ba, kilala na din naman talaga natin siya na gumagamit ng mga mage yep. heroes oh. sa gold lane. Or, what if turuan niya mag-lunok si Rosa daw? sa gold lane. Feeling ko, tsaka Kaja maganda rin dito. Kaja, kay Rene J. Minotaur is still the best. Oh, para piglang for me talaga si Minotaur ay isang counter ano initiate. I've been waiting for you. Kari pa rin. Oo, oh, Kari muna ulit. Sabi niya, hindi kasi yung Kari kanina, kahit anong gamitin ko pagka-Kari, kaya-kaya kong i-outlane si Sunshine. Most likely maglalapo-lapo dito yung Fireflux. Pwede rin naman yung Arlott, pero parang kailangan nila ng damage versus this lineup of Blacklist International. Kulang yung, I would say kulang yung teamfight presence ng Final Slash. Uh-huh. Kailangan nila talaga may tumatalon dito kay Kari para at least meron silang pang-opener ng full barrage. And then, kung nag-Hellcurt, actually, Stenzi, maganda-Hellcurt dito. Hellcurt, tapos yung mga pang-dive na XP lanes para magkaroon ng space yeah. kay Iksha. Kasi kailangan ikasa ng Blacklist International yung mga spells sila. And having that Hellcurt, mahihirapan yung Blacklist mag-engage. Not unless bumalik talaga sila sa Martis. Sorry. Not unless bumalik sila sa Martis. Kumakala. Okay. Maganda ba dito mag-Amon, if ever? Oh, 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 sabi mo kasi talon, yan tuloy. Para. Ayan na yung Leomord. Ha, Leomord. Paramis room kaya, boss? Paramis, no? Yun nga, hindi naisip ko kanina. Parang sobrang tagal na talaga nila sa teamfight. Tapos, meron ka pang pang-counter na implosion set. Or kahit yep. ano nga eh. Kahit gamitin pa nga dito yung yung sabunot ng glue. Oh, ang tindi nito kasi kapag nakatatlo silang purify, mahihirapan yung Fireflux. Although may babasag yung Nether Realm again. Pero kung pag inisip mo lang, kailangan mo dito ng malupit ang talunan from Blacklist. Pero pwede pa rin naman yung Minotaur actually. Aha. Uh-huh. Maganda yung glue kasi hindi siya kaya kagad patay ni Kari. And again, tumatan siya sa Marksman. Maganda rin pang zone laban kaila Frederick at kaila Teresa. Kailangan mo lang isipin talaga yung explain matchup. Kasi lalamang talaga yung Teresa dyan. Oh! Okay. Ngayon, sinong mas malakas ngayon yung tumatakbo o yung may kabayo? Boss, the hitman. Hahampasin ka niyan. Kaso ang problema yung kabayo, minsan-minsan lang dumadating eh. Itong Hilda, all throughout, mas lalo na pag may bush, mabilisan, may extra heal pa eh. Ang ganda na switch dito ng Blacklist International kasi nung una, game number one, ang focus nila is ma-zone out si Rosa at saka si Apex 47. Ngayon naman nag-switch sila, kay TNZ sila nakafocus. Yeah. Ang maganda rito talaga, lagi may silip mula sa Blacklist. No? Nandyan lagi yung Hilda ni Rene J. So early game, actually, mahihirapan makapag-farm unless i-double leash ng Fireflux Esports yung Leomord. But basically, it is gonna be the same ng game number one. Na itong Fireflux Esports, they cannot move around unless they deal with Rene J. Oh, kailangan talaga nilang problemahin kasi uulitin lang yung concept na ginawa niyo ng game number one, which is to delay as much as possible itong jungler na si TNZ ng side ng Fireflux. But this time, maganda yung pickup kasi ng Lilia ni Rosa eh. So we can expect a Rosa na mas madadalian sa kanyang mid lane matchup. Pwede ulit siya mag-dominate, but we will see because right now, it's game number 2. 1-0 na po para sa side ng Blacklist International. Grabe, ultra-leash. Oo, sabi nila parang delikado yata. Baka biglang pumasok dito. Ibig sabihin, ganun din katas ang respeto nila na dadaan nga doon si Rene J for the side of a Blacklist International. So kailangan mo din... Kapal nung age. Ayun, oh, di ba? Ang daming dumaan. Tapos si Rene J na i-gilid na, pero wala. So, dito pa rin. Problema kasi lima sila na dyan. So ang tagal ng purple buff. Rene J. Okay lang. Basta napareti ba niya ata? As long as napareti niya, nagawa na ni Rene J yung kanyang trabaho ngayon. So Rene J, so far, so good. Compared naman nung game number one, hindi siya namatay ngayon this time. Healing, galing din talaga yung isang Hilda kasi talaga. At kay Apex 47, maganda yung naging sagot naman niya for Rene J. Kasi delikado pag yung pabayaan yung Hilda, hindi pwede yung ganun eh. Kailangan alam mo din kung nasa yung Hilda. Yeah. Pero ang kapalit lang nun is dapat lagi nakasilip si Apex 47 kay Rene J. So yun yung medyo worrying eh. Na for Fireflux, limitadong limitado early game. Kasi again,
ang kalaban actually ng Fireflux early game, hindi Blacklist, si Rene J. Si Rene J lang talaga. Kasi isipin mo kung susundan lagi ni Apex 47, ito yung sinasabi ni Midnight, ibig sabihin yung vision mo, yun din ang vision ng Blacklist sa'yo. Oh, Setsui ngayon, nangangalib ang buhay na Ipe. Hindi nagamit ni Suyong Cyclone Eye para makatakas at parang siya pa nga ata ang first blood of Fireflux Esports with a 3-man rotation to bring down Setsui doon sa bot lane. Level 3 lang si Setsui. Ano hindi niya nakuha kaya, no? Na nakano kasi si Renegade. Hindi niya kinuha yung malit na ano, green sa may orange. Oo. Kasi si Apex, TNZ nakuha niya lahat. Kaya may onti kalamangan ngayon dito si TNC kumpara kay Setsui. Pero ngayon, no, napapansin natin, Ren J, ginagawa pa rin naman niya yung trabaho niya, which is to zone out. But the problem is, nahihirapan sila ngayon, especially pag ganyan yung mga plays na nangyari. Kasi si TNC, makakaisa ata dito kay Ren J, kung hindi makakataka si Ren J. Sobrang nakaka-battle yung ganito. Lucky kami kaharap. Okay. Parang ang ano, Fireflux Esports versus Rene J National. Oo. Kinailangan pa niya talaga na ano eh. Sabi, titipi na dapat. Sabi niya, sige, oh, diretso na nga ako sa jungle ko. But yeah, for Fireflux Esports, lamang sila ng very minimal dito para sa ating laro. But may kita natin na meron ng turtle objective. And consider Implosion IMU para dito kay Yue. Kailangan niya isauna si Rosa para wala na black shoes sa mamaya. Oo, oh, medyo nag-dominate kasi ngayon si Rosa. Nahihirapan na nga kahit mismo si Yue. But ngayon, sisimula na ng Fireflux Esports. Ang unang turtle, Rene J, kumukuha pa rin naman ang magandang pwesto para makagulo doon. Sinamahan na nga din dito ni Alien. Tignan natin kung kukontest ang Blacklist. Medyo mahirap actually contest doon, knowing na may glue. Even though may Terizla, ang gagawin lang yung glue dito is titigitan talaga si Tsui. Okay, Phantom. Nag-focus. Oh, Alien! Oh, nag-change target muna dito ng side ng Blacklist International. TNC pa rin makakakuha dito ng turtle at mamatay si Edward. Si Tsui makakalahat niyang buhay at napakagandang pagpapabalik doon para kay Alien. Kaya naman si Tsui ay mamamatay na rin. Nahila na nga doon si Setsui. And so far, Fireflux Esports, their spontaneous lineup with this Glue and Leomord gumagana para sa kanila. Parang game number 2 nung kanilang group stage kung saan si TNZ naka 5-0-8 with a debuting pick, Leomord. So far, Rene J, nasa kanya ngayon ang bola ng Blacklist. Kailangan successful lalo yung kanyang mga ginagawa. Kahit hindi man siya makapatay or makadelay, just to provide vision para mas maka-farm na maayos ang Blacklist International. Grabe yung abuso ni Rosa nung nakita niya na yung implosion yung kinopen na Yue. Talagang zinone yung Valentina. Even though nakapag-participate si Yue sa teamfight na yun, sakto rin yung split-split ni Glue. Kaya hindi siya tinamaan ng implosion. He was able to get out. And again, ito yung sinasabi natin kanina, yung worry mo ako for Setsui na isa-tone lang siya, no glue. Oh! Nasama si Setsui! Ang sakit na agad ng damage, pero nakita natin dito, full barrage. Killing spree na para kay TNC, double kill kay Setsui. Nilataga ng Appraiser Strat, pero masakit dito, may double kill lang din naman. Ang jungler ng Fireflux Esports na nagkakapalitan ng ating dalawang kupunan. Pag nauna yung Blacklist International, napupunta sa kanila yung pabor doon. Ang ganda ng counterplay na ginawa ng Fireflux Esports, pero for Blacklist, this is a good sign kasi kahit papano, nakakapalag na kayo kahit may 1.2k gold lead ang Fireflux. Partida, wala pa naman dun si Edward for the game-changing ults. So pag sumama na yan mamaya si Agent Zero, magkakaalaman na kung sino nga talaga ang lamang. Pero kailangan din isipin ng Blacklist International dito, ha? Paano yung team fights nila? Kasi even though you are capable of dealing with the Leomord, meron kang decent frontline damage and of course sustain, yung full barrage, yun yung malaking question mark for Blacklist International. Kaninong trabaho yung pagbabackline? Kanina na nakita natin, no? Oh, kanina, parang tumayo lang doon yung Iksha. Very revealed yung kanyang positioning ni Sunshine. Oh, pero napwestohan si Ohep dito, oh, na pinili na mag-flicker out. Pero yun nga lang, apat pala ng mga players. Napakaganda sana ng pagtakas. Pero hindi in-expect na nandun si Yatkenzi. Pero mukhang trade for a Blacklist, ha? Dahil sila mauunang po-posisyon dito sa may turtle objective habang pinipigilan ni Rene J yung entry point. Sabi niya, teka lang, nagta-turtle pa ang aking mga kakampe. Dito lang kayo, walang makakalusot. And Setsui will secure that one. Ang daming nasasayang na oras ni Rene J para sa kumanan ng Blacklist International. Ang dami din namang ultimate sa ginamit ng Fireflux. Kaya naman Blacklist International, free turtle at si Setsui nang gugulo na nga dito sa mid lane. Titignan natin dahil si Alien paparating na lang. Pag nasabitan niya dito si Setsui, pwedeng-pwede gumawa ang Fireflux Esports. Actually, meron ako question dito sa game na to. Lamang si Fireflux Esports ng 2.5k, yes. But for Blacklist International, feeling ko aware din sila na ganito yung mangyayari early game. So, anong inaantay nila? Ang inaantay mo talaga dito is yung late game. Kailangan mong patabayan yung carry, pati na rin yung Fredrin. You have decent frontline again for Blacklist International. Kayang-kaya na Setsui i-sustain yung Leomord, pati na rin yung Glue. Kasi hindi naman ganun ka-overwhelming ang damage out ng Fireflux Esports. Ang problem mo lang talaga is yung zone. Kaya nga, for Blacklist, happy ka na umabot ka sa late game, but you have to solve one thing.
paano mo lalabanan yung Ixia sa backline. That's the story of this game for Blacklist International. You are able to scale up, lalo sa ginagawa ni Renegade na pagkugulo. Nakaka-badrop talaga ito for Fireblocks. Kasi wala kang choice. Kailangan mong sagutin si Renegade. Pero, how long can Blacklist sustain? And what do you do versus the Ixia in the team fights? Nagkakaroon naman ng times na tinatry talaga ni Renegade to go for the backline. Pero yung implosion coming in from Apex 47, hindi siya takot gamitin. Actually, nung unang implosion nga niya dun sa taas, kay Renegade lang niya ginamit eh, para hindi maabot ni Renegade yung full barrage na nilalabas ni Ixia ngayon. Pero si Alien na iipit dito sa tatlo. Gusto niya sa Naban si Diyue doon at natot na nga ni Sensui. Yeah, si Renegade. Si Renegade naglalakad lang kasi hinahanap niya sino ba pwede target. Tapos si Alien dito sa gitan mga players, mga lahat yung buhay. Pero nakakasamunit pa rin, pero medyo malalim yan. Implosion! Pero implosion sa mapa ng full barrage, mawalang buhay din ng mga players ng Blacklist International. It's gonna be a godlike, pero si Oheb ay makakatakas pa rin. Dalawa nakatakas para sa Blacklist International, pero Apex 47, if tuloy-tuloy yung ganong mga plays, four-man implosion plays, pati na rin yung pagkasahan ng full barrage, Sunshine, tinamaan lahat. Mahihirapan ngayon ang Blacklist International, pero si Yue on to Rosa, napagamit na nga ng Black Shoes dito. At nahihirapan talaga mag-dominate sa middle lane ang Blacklist. Grabe yung ginagawa dito. Kahit si Rosa at si Yue, nakatayo talaga. Ito ang pinaka-importante. Kanina pa sinasabi talaga ni Midnight, yung Ixia. Nakita natin kanina yung potential ni Sunshine. At napalipad pa nga. Nag-flicker pa siya. Nung moment na yun. Nire-direct niya. Kasi pag implosion, natulak actually ni Apex 47 pa kanan. Kailangan niya rin ilipat. So nag-flicker siya pa kanan. Kasi kailangan masundan yun eh. Uh-oh. Kasi sayang yung full barrage kapag wala kang tinatamaan. So kung baga kaya ko naman daw mag-adjust, sabi ni Sunshine doon. Pero ngayon. Pero sabi ni Sunshine, pero next time ah, huwag may uusog ah. Papuntang sunset boss yung ano eh. No, okay. Naging sunset palubog yung eh. Araw eh. Uh-oh. Pasigat mo lang ako, palubog na yung ginagawa niyo doon eh. Doon nalugi. Yung pantakas ko nagamit pa. Naging sunset lover bigla eh. No, marksman ba naman dati yun? Pero speaking of lugi, medyo nahihirapan talaga ngayon si Yui. Nakikita yes. Natin yung pokes ni Rosa. Tapos kung nag-overextend naman siya, isang Black Shoes lang. Yeah. Wala kasing follow-up na nagaganap sa Blacklist International ngayon. Nahihirap sila kumuha ng kanilang mga initiations. Kaya kung tuloy-tuloy kasi yung books, makakalamang yung Fireflux, no? And sobrang laking challenge ito for Blacklist International. Even though, again, malaki yung farm na nakukuha ni Oheb. Ang daming space na nakukuha ni Kari from this game. Dumadagdag lang yung problema dito ng Blacklist. Kasi yung unat din, yung glue, kailangan din nila isipin yan. Yung glue, ang trabaho lang yan, talon na yung Kari. Ayun na. Naku, nakatakas si Rosa dun sa may bottom lane. At sa may top lane natin. Yan lang trabaho niya, magdamag. Hahanapin lang niya. Tapos if ever, isi-single out mo kasi si Oheb sa may teamfight. Ganun yung nangyari kanina. Kaya kahit medyo napalalim, nakita natin yung kakunatan. Pero nakita natin ngayon penalty zone na si Apex 47. Nasa ilalim ng Torre, medyo naaarayan at medyo masasaktan. Pero makakatakas lang din naman habang si Alien dito magbibigay ng added vision for Fireflux Esports. Nakita na natin to sa ano eh, si Shadow nung nilabas niya yung glue niya. Talaga nang gugulo lang siya. Hindi siya in for the teamfight, hindi siya in for the whatever. Basta may makita siyang mid laner or gold laner, tatry niya as much as possible sa bitan eh. Si Renegade tawid ng tawid sa mga tower eh. No? Oh. Ilang tower na kaya yung tinawiran niya? Sabi mo kasi nung mga last na laban, kailangan nilang tumawid na late game. Kaya ito siya na unang Rosa, tumatawid. Grabe yung Lilia. Ang laking problema na itong Lilia, honestly. Full barrage! Yue! Mamamatay dito sa kamay ni Sunshine. At si Renegade dito, tatakbo lang din. Kailangan niya dito kuhanin ang atensyon ng ilang mga players ng Fireflux Esports para medyo mapigil. Uy, grabe, ankle break! Ankle break, pero patay pa din. Better defense kasi yung binakita doon ni Tienzi kaya hindi nakatakas. Pero ang ganda ng initiation dito, Sensui, Appraiser Strat. Mapapalayo naman si Alien, pero pwede anytime sumanib yung glue. Pwede magpo-first down, pwede tumulong. Pero may major objective ngayon, which is the Lord. Blacklist International, kaya pa ba nila mag-contest? Kulang sa damage talaga yung Blacklist. They really are dependent on the carry here. Si Yue hindi rin nga, hindi pa ganun ka-reliable yung damage output niya. Lalo pat zone siya ni Rosa. Even though, again, yung Valentina, no, decent naman yung damage output niya sa late game. Ang problema kasi yung mga humaharap, Sensui, kaya na silang labanan. Sensui, maganda yung pwesto, tahimik, hindi alam kung saan nagtatago. Pwede mag-aim! Hindi na umabot, pero may kita natin dito sa Sensui habang nasan si Oheb. Pumipree hit si Oheb sa may flicker out, pero buhay pa rin si Alien. Pero napakaganda doon for Fireflux dahil nakuha nila yung Lord. But still, Blacklist International,
They're hanging by a thread. Walang namatay at makakadepensa pa rin naman for this Lord. Magandang effort naman yun for the side of Blacklist International. Tsaka si Oheb, isang hit na lang actually si Alien. Hindi niya tinuloy kasi alam niya may bigger fish na kailangan tayong problemahin ngayon, which is the push na ginagawa ng Fireflux Esports. So we have to commend yung discipline na pinapakita ni Oheb. Pero ngayon, ang ganda na pagpasok ni Yue na force out kaagad yung Black Shoes. At nakita natin doon, nakalto ka na nga ni Rene J. Yung palang gusto lang gawin at si Alien medyo mapapalalim doon. Mag-free hit dito ang ilang mga players at unti-unti na mawawala na buhay. Oheb makakasecure ng kill. So yung Lord na sinabi nating mabilis na madetebensan, mukhang magiging mas mabilis dahil dalawang patay para din sa Fireflux Esports. Sinabi natin kanina na si Iksha, problema for Blacklist dahil mahihirapan tayong iabot siya. But this time, si Oheb din. Hirap na hirap yung Fireflux maabot kahit may glue na talaga namang gumo-go in for the backline. Maganda yung pag-force actually ng Black Shoes mula dito kay Rosa. Kapag na-limit once again yung capabilities ng Lilia, doon nakakaharap na nga angle yung Blacklist International. Medyo weird lang na hindi kumasa si Sunshine nung full barrage. Medyo napahamak yung kanyang mga teammates. Pero still, nandun pa rin yung team fight ng Blacklist International. Meron silang damage. May decent na front line. Ang kailangan lang nila isipin dito is they were fighting under the tower. Next time, kapag naubos yung towers dito ng Fire... kapag naubos ang Fireflux towers ng Blacklist International, it is gonna be a harder team fight. Pero replicable yung ganong klaseng laban. Kasi si Rene J, very consistent yung ginagawa niya. Talagang pumunta sa likod. Hinaharangan niya si Rosa, pati na rin si Sunshine. And of course, nalilimit din yung movements ni Apex 47 kasi nag-check yung Tigreal. Ngayon, napapansin naman natin na nakakapagsabay na yung Blacklist. Nakakuha sila ng traits. But with the kits that the whole Blacklist squad have, ano ba mas maganda nilang pwedeng gawin? Sila ba yung mag-start ng initiation o mag-counter set na lang knowing na may implosion? Depende siya sa positioning ng kalaban. Kasi kanina, medyo malalim yung Fireflux Esports, kaya pwede na force. At saka alam nila na makakasalubong. Kasi di ba yung naiwan niya ni Rosa yung sapatos niya somewhere in the middle. Tapos sabi ni Rene G, may sapatos dito, may sapatos. Tapos after nun, inabangan na niya. Si Rene G nakaamoy, no? Nakaamoy ng kicks. Oo. Sabi niya, uy, lupit na sapatos mo dyan, pre. Mga sneakerheads pa naman din. Ang mga... Apex 47. Mukhang nagkamali yata. Bigla likho. Marireveal ang kanilang area. At yung Phantom City. Tinawag na si Barbiel. Pero dito, makikita natin si Rene J. Babalik lang doon sa may... sa damo, tapos mag-heal. Oh, that's big. That's big. Na-force out yung Phantom Steed. Magkaka-Lord. Although, aabot naman, I think, for Fireflux Esports. Pero ito na yung opportunity na hinaharap mo kanina, Ingan. If you are looking for a way for Blacklist International to engage, kailangan talaga sila mauna. And kailangan makita nila yung mga right targets. For one, dapat makapuesto si Rene J doon sa likuran para maharangan sila Apex 47, sila Rosa. Kasi, again, kailangan mag-commit ng Fireflux dito para labaran nila si Rene J. Nagagamit na nga yung Phantom Steed para lang masubukan nilang patayin yung Hilda. And that allows space for the carry to be able to hit the glue. Kasi si Alien dito, taong trabaho to eh. Mm-hmm. Ang kailangan niya talagang gawin is secure na maharapan niya si carry. Tsaka nung game number one, sinabi mo, no, na psychological damage talaga yung ginagawa ng Matilda ni Rene J. Ngayon, yun din yung ginagawa ng Hilda niya kasi nakakapag-bait out nga siya ng mga major ultimates prior sa major objective takedown na ikalawang Lord. Kanina nakuha ng Fireflux yung unang Lord pero hindi naman kasi nag-contest yung Blacklist doon. They went for the steal, wala silang casualty, but this time, parang handa ata silang kumontest. Ito na nga, mala trip to Jerusalem play para dito sa side ng Blacklist International. May kita natin si Edward makakalahati ang buhay doon habang si Alien nag-iba yata ang movement nila. Rosa? Pero mga gloom si Edward magpe-penalty zone. Tatlong tatamaan doon pero mamamatay na rin naman sa pagdito ng Fireflux Esports habang may full barrage. Mamamatay na rin si Sensui at mukhang makukuha na rin si Yue habang si Oheb ay mapipilitan muna umuwi. Hindi na ata maglo-lord ang Fireflux Esports dito dahil isa honestly, na lang ang mag-defend. Parang ito na nga ata, si Oheb na lang ang natitira, 20 seconds in pa, 25, bago mag-respawn ang next member. May mga flickers ha. May mga set. At ayan na nga, nag-flicker na in na si Apex 47, stunts on to Oheb. Makakatakas pa, nakapag-wind of nature ata, pero yung Torin nila hindi na makakatakas. May That's minions it. Dito sa gitna. And I think onti na lang yung kinakailangan ng Fireflux Esports to take this game into a 1-1.